verse 27 to 30. Ganito po ang pagkakasabi. John chapter 10 verse 27 to 30. Ganito ang pagkakasabi po sa banal na kasulatan. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kalinma hindi sila mapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Ako at ang ama ay iisa. Narito po sa talatang ito, sa salita ng Diyos, makikita natin ang tanda kung sino po itong mga tupang ligaw na kanya pong hinahanap. At maaaring isa ka rito sa hinahanap. Kailangan lamang kinalaan natin, tignan natin ang mga tanda ng mga taong hinahanap at tinatawag ng Panginoon. Ngunit bagong lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong umaga sapagkat ang inyong salita ay may kalayaan pong ipahayag dito sa lugar na ito ng Shopwise upang marinig ang inyong tinig. Marinig ng inyong mga tupa na ngayon po'y naliligaw sa kanikanilang mga buhay. Marahil hindi nila alam na sila po'y tupa ninyo at maring hindi niya alam na sila po'y naliligaw. Ngunit sa pamamagitan ng inyong mga salita, ito po magbibigay liwanag sa mga tao ito na sila nga po ang inyong tinatawag na matagal nang naliligaw upang sila man ay maligtas sa pamamagitan po ng pananampalataya ng inyong salita. Magsalita po kayo ngayong umaga, O Diyos, at nawatawagin po ninyo ang inyong pong mga tao. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang tinig ng Panginoon ay maririnig natin ngayon sa pamamagitan ng pangangaral. Pangangaral ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos, ito po ang tinig na isinisigaw ng bawat mga ngaral sa ating pong panahon ngayon. May mga tanda po ang mga tupang hinahanap at tinatawag ng Panginoon ayon dito sa ating binasa sa talata. Una po, maring isa po kayo sa ganito, sa mga taong ito. Una, ang mga tupa ng Diyos ay nakikinig sa Kanya. Nakikinig siya sa Kanya. Ang sabi po ng ating talata, verse 27, pinapakinggan ng aking tupa ang aking tinig. Yan po isang unang palatandaan na ikaw ay tupa ng Panginoon sapagkat pakinggan mo ang kanyang tinig. Ang ibig sabihin, pakinggan mo ang pangangaral ng kanyang ebanghelyo. Matamis po ito para sa mga taong naliligaw. Kung tayo po ay inaamin nating tayo naligaw, naliligaw sa panahong ito sa ating Panginoon, matamis ito para sa iyo na marinig ang pangangaral sapagkat ito ang tinig ng Panginoon. At kapag ito'y iyong narinig ngayong umaga, kaibigan, at mga kasama natin dito, tumigil muna tayo sandali at unawain natin, pakinggan natin maigi ang panawagan ng Panginoon sa iyong buhay. Hanapin mo kung saan nanggagaling ang kanyang tinig at ikaw ay tiyak mabubuhayan ng pag-asa. Alam niyo po, napakalaga po ang makinig. Tulad po nung Sunday and Monday, dahil po ang Monday po para sa amin bilang pastor, ito ay talagang pahinga. Kaya kung matulog kami, ay talagang dikit sa banig. Habang ako'y natutulog po nung umagang ito, ang aking misis naman, ay naglinis po ng aming bahay. At kanya pong kaugalian na napakawalan ang aming dalawang aso. Ang pangalan ng aso namin, isa ay si Tiger at isa naman ay si Trixie. Pareho po itong puti, puting-puti po ito. Ngayon, naisipan ng aking misis na maglinis ng aming garahe. At ang garahe namin medyo pababa. At dahil doon, isang aso namin makulit, tinalian muna ni misis. Pero yung isa, yung malaki naming aso, hindi niya tinalian dahil ito'y mabait. At habang naglilinis siya ng garahe, kanya ito pina-esprehan ng tubig sa hose, hindi nagkataon naman na nadapa itong misis ko, nadulas siya. Kaya naitukod yung kanyang kaliwang kamay at ito'y bumukol. Bumukol. At dahil sa bukol na ito, talagang nasaktan siya.
at nanginginig siya, inayos niya yung kanyang kamay, binalutan niya ng kanyang head, yung kanyang panyo sa ulo, hindi niya namalayan ng aso naming si Trixie ay nakalabas ng pinto. At ang masakit pa, itong aso namin ito, hindi pa talaga nakakalabas ng kalsada. Hinabol ni Mama, ni Mrs. Ko, yung aso namin, pero hindi niya na makita ito sa labas. After 30 minutes, ako po'y nagising, nagpunta ako sa aking table para magbasa ng Bible, para magawin ko ang aking normal ginagawa every morning ng devotion. After 30 minutes, dumating yung Mrs. Ko, kiniwento niya lahat, nangyari, pinakita niya sa akin yung kamay niya na namamaga, at sa huli, sabi niya, si Trixie, Papa, nawala, umalis. Medyo kinabahan ako. At ang sabi ko sa kanya, para lang kumalma siya, dahil masakit yung kanyang kamay, sabi ko, pabayaan mo na yung pinto, na bukas, babalik din yon. At nagtuloy ako ng aking pagbabasa, pero ang puso ko, lungkot na lungkot, sabi ko, ang tagal na namin kasama itong aso namin, since 2007 pa, 13 years namin kasama, ngayon mawawala sa amin. Sabi ko, anong gagawin ng aso niyon? Check, matutuliro siya roon. Maguguluhan siya, makonfuse siya dahil ngayon lang siya makakalabas ng kasanda, hindi niya alam mga sasakyan, hindi niya alam mga tao at kapwa aso. Buong kinakabahan ako. Pero ang misis ko, mamaya-maya pumasok, ang sabi niya, Papa, mag-pray tayo. O sige, nag-pray kami. Pinag-pray namin ang aming mga anak, lahat pati mystery, at nung huling-huling pinag-pray ay yung aming asong si Trixie. At sa hiningi ko sa Panginoon, Lord, sana gabayin yung aso namin at kung matagpuan man siya ng ibang tao, sana mapunta siya sa magandang kamay, huwag siyang abusuhin. Umiyak yung misis ko. Pagkaiyak niya na umiyak, pati rin ako umiyak dahil talagang nalungkot kami dalawa nung mamulay yung aso. Kaya kinuha ko yung susi ng sasakyan, tara, hanapin natin. Dito ka tumingin sa kanan, dito naman kami sa kaliwa. At habang tumina-bye-bye namin kasada, tumitingin kami sa bawat kanto, nakita ko yung aso namin, ikot ng ikot doon na masinusundan siya ng babae. May kinokoman yung babae sa kanya, pero hindi nakikinig yung aso namin, ikot na lang ikot. Kaya nung makita ko, pinuntahan namin, malayo pa distansya namin, binuksan ko yung pinto at tinawag ko yung pangalan niya, Trixie! Tumingala siya, tumigil siya. At inaarinag niya kung saan nang gagaling muli yung tinig na tumatawag sa kanya. Inantay niyang tawagin siya uli. At nung tawagin ko siya uli, Trixie! Lumingon siya at nakita niya ako, tumakbo sa akin at inagap ko siya. Ngayon, pagkayakap ko sa niya, sa dapat nakita kita. Pumunta ako sa sakyan, binuksan yung pinto, sumunod siya agad siya sa akin, pumasok sa pinto ng kotse namin. Kaya kami dalawang mag-asawa, tuwang-tuwa, halos naiyak kami sa katuwaan. Dahil yung aming pong asong nawawala ay nakita namin. Dahil yung aso namin, tsaka hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi niya alam bumalik. At ganito rin po ang damdamin ng Diyos sa kanyang tupa. Mismo ang Diyos mismo ng kanyang tupa ay mga tao na naliligaw. Ang Diyos ay nagmamahal sa kanyang tupa at hindi niya maatim na mawala ito at kanya itong hinanap. Hinahanap niya ito. At bakit po hinahanap? Dahil mahal niya ang tupa. At ang tupang ito ay katulad ng aming aso na maging siya man ay gulong-gulo, ligaw siya. Iniintay niya rin na may tatawag sa kanya na tinig na kabisado niya. Ngayon, yung tinig ng babae, hindi siya nakikinig. Ikot lang siya nakikot. Pero nung marinig niya ang tinig ko, agad siyang nakinig. At nung ako'y makita, siya po'y tumakbo upang manumbalik sa amin. Si Jesus man ay naghahanap din sa kanyang tupang nawawala. At maaaring ikaw yun. Magiging matamis sa iyo ang tinig na ito ng pangangaral ng salita ni Kristo kung inaamin mong ikaw ay nawawala. Marahil marami nang tumawag sa iyo na tinig. Tinig ng relihiyon, tinig ng kayamanan, tinig ng kabantugan. Pero hindi ka kontento. Meron kang hinahanap na tiyak makapagbibigay sa iyo ng assurance sa buhay mo. Dahil ikaw ay naliligaw, nawawala. Di mo kayang hanapin ng Diyos sa iyong sarili. Maliban ang Diyos ang siyang maghahanap sa iyo. Pakikinggan mo ang kanyang tinig sapagkat kilala mo ang kanyang tigil at tinig at ikaw'y tumigil muna panandalian. Hindi siya maaring magkamali na tumawag sa iyo sapagkat kilala ka.
kilala ka ng Panginoon. Yung po ay kalawang punto. Ang tanda po ng tupa ng Diyos, una, ay nakikinig sa Kanya. At ikalawa, ang tanda po ng tupa ng Diyos ay nakikilala niya. Nakikilala niya. Kilala ka niya ng ating pang-ating Diyos. Bago pa lamang likain, bago pa lamang itatag ang mundong ito, kilala ka na niya. Inibig ka na niya before the foundation of the world. At yan ang sinasabi po sa Ephesians chapter 1, verse 4, na ganito po kakasabi, ayon sa pagkatawag o pagkapili niya sa atin, sa kanya, bago itatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kilala ka ng Panginoon. At maaari bang hahanapin niya ang kanyang hindi kilala? Ang hinahanap ng Panginoon ay yung kanyang mga kilala, ang kanyang tupang naliligaw. Kaya naman, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus. Ang sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, isinugo niya ang kanyang bugtong anak na si Jesus upang ang sino mang makinig sa kanya o sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahama bagkos magkaroon ng walang hanggang buhay. At ang pagtawag ng Panginoon sa atin ay hindi lamang tinig na mula sa kanya, kundi ang tinig ng kanyang ginawang pagsakripisyo sa cross upang tayo ay matubos sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa kanyang dugo, tayo po'y tinubos. Hindi po ng kayamanan, hindi ng anumang bagay sa mundong ito. Upang matawag ng Panginoon o ng Diyos ang kanyang mga tupa, si Kristo ang umako ng kanilang kapahamakan o kanilang kasalanan upang huwag sila mapahamak at marinig nila ang tinig na ito. So, balat mayroon din pong hindi naniniwala at mayroon din pong hindi nakikinig. Bakit po? Kung ating pong babasahin yung ating teksto sa unahan, sa John 10:26, 27, ganito pong pagkakasabi. Subalit hindi kayo naniniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Pinapakinggan ng aking tupa ang aking tinig at sila'y kilala. Aking kilala. Mayroon din pong mga hindi naniniwala at hindi nakikinig sa tawag sapagkat hindi po sila kabilang sa kanyang tupa. Ngunit, sino pong nakakaalam noon? Hindi ko alam. Pero ngayon, kung narinig mo ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral, teka muna, kuminto ka muna, tumigil ka muna, isipin maigi, saan nagmumula ang tinig na yon? Tinig ba ng relihiyon? Tinig ba ng ano? Kundi tinig ba ng pangangaral ng salita ng Diyos? Ikaw ay nakikilala niya. Sapagkat ikaw ay nakinig, ikaw ay kanyang kilala. Dahil sila ang mga tupang nawawala at kanyang hinahanap. Sino ba ang hahanapin ng Diyos kung hindi niya kilala ng dati? Ang hinahanap lamang natin na ating mahal yung ating mismong pag-aari at kilala natin. Ngayon, ito pong tanda ng mga tupa ng Diyos. Una, sila po ay nakikinig sa Kanya. Ikalawa, sila ay kilala niya. At ikatlo, ang mga tupa ng Diyos ay sumusunod sa Kanya. Ganito po ang pagkakasabi sa verse 27 hanggang verse 27, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila po'y sumusunod. Sumusunod kay Kristo lamang. Bakit po? Marahil kayo'y tinawag na ng iba't ibang grupo, no? Maring tinawag na kayo ng kabantugan, tinawag na kayo ng edukasyon, pero mayroon kang hinahanap talagang tinig sa inyong puso. Gaya po na sinabi sa Ecclesiastes, kaya po tayo naghahanap, makamtan ba natin ang buong daigdig sa ating pong buhay, ngunit kung hugdang naman ang ating kaluluwa, ay wala po itong kapunuan. Tayo po'y nilagyan ng Panginoon sa ating puso ng isang lugar na kung saan ito po'y vacuum. Hindi ito mapupuno ng anumang bagay sa mundong ito. Ang makakapuno lamang dito ay ang Diyos. Kaya yung po'y hinahanap natin. At dahil mali po'y ating pakikinig kuminsan, tayo po'y sumasama, sumusunod kung kani-kanino.
Maaring kayo'y natuha doon sa unang niyong sinundan. Maaring kayo ay naggamit doon sa iyong sinundan. Pero meron kayong hinahanap sapagkat hindi tinig ng Diyos ang inyong napapakinggan, kundi tinig marahil ng tao, tinig mismo ng mga anumang mga paraan upang ikay maakay. Pero kung ikaw po'y tupa ng Panginoon, ikaw ay makikinig sa Kanya sapagkat ikaw ay kilala Niya at yak na ikaw ay susunod sa Kanya. Wala pong ibang pangalan sa silong na langit na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng bawat taong sumasampalataya kay Hesus Kristo lamang, sapagkat mismong si Jesus nagsasabi, walang ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapaparoon sa aking Ama maliban sa akin. Siya lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ganito pong sabi sa 28. Sila'y bibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Lahat po ng tao, mayroon po tayong buhay. Ang buhay nito ay mula rin sa ating Diyos nung likain ng Diyos ang tao. Hiningahan Niya ng buhay ang bawat ilong, butas ng ilong ng tao, at kaya tayo nakatatayo, nakapag-iisip, lumalakad, nagtatrabaho dahil yung po ang ating liwanag, yung buhay na yon. Subalit, nung bumagsak ang tao sa kasalanan, yung buhay nating taglay na ito ay naging temporaryo na. Pagkatapos po natin mamatay, ang sabi nga po, Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed unto man once to die, and after that is judgment. Yung buhay pong taglay natin ngayon, na tayo nagtatrabaho, na tayo kumikita, na tayo nagiging sikat, nagiging bantog, pansamantala lang po yan. Kung paano po mga bagay sa mundong ito ay pansamantala, kasama po rin tayo. Kaya hinahanap ng Panginoon ang kanyang tupa, at sila'y kilala Niya at sila'y susunod sa Kanya sapagkat bibigyan Niya sila ng buhay na walang hanggan. Yung pong pinakamalaga, matanggap natin ang buhay na walang hanggan sapagkat lahat po tayo ay makasalanan. Bunga po ng kasalanan ng ating unang magulang. At dahil sa kasalanan po ng ating mga magulang, ganito po ang pagkakasabi sa Romans 5:12. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ng tao ay nagkakasala. Yung po yung huli, nagkakasala, yan po ay isang action word. Tayo po'y gumagawa ng sadyang kasalanan sapagkat tayo po'y likas na makasalanan. Wala pong taong hindi gumagawa ng kasalanan sapagkat lahat ng tao may likas. May likas siya. Likas siyang makasalanan. At ano po ang palatandaan na tayo po'y may likas sa kasalanan? Lahat ng tao po ay mamamatay. Yung po yung tanda ng kasalanan na sa atin, lahat ng tao mamamatay. At ito po'y nakatakda. Ngunit sa biyay ng Panginoon, tinatawag niya at hinahanap ka upang ikaw'y bigyan Niya ng buhay na walang hanggan. Sino man pong hindi sumampalataya sa Kanya, sa layunin ng Diyos na sila'y bigyan ng buhay na walang hanggan, ganito po ang pagkakasabi sa John 3:18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Lahat po ng tao ay nahatulan na. Kaya anytime na tayo po'y pumikit sa buhay na ito, ang kasunod niyan ay ang judgment. Pero salamat sa Panginoon sapagkat bago man lamang tayo pumikit sa ating buhay na ito, ang Diyos po ay tumatawag na sa iyo. Hinahanap ka Niya. Pakinggan mo ang Kanyang tinig sapagkat ang kasunod po ay ganito. At upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang palatandaan, tanda po ng mga tinatawag o hinahanap ng Panginoon. Sila po ay nakikinig sa Kanya. Ikalawa, sila po ay kilala Niya. At ikatlo, sila po ay sumusunod sa Kanya. At ang mga sumusunod, pang-apat, sila po ay nakatitiyak sa Kanya. Ganito po ang sabi sa verse 28 hanggang 30. Sila ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak
at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat. Ano pong sabi? Yung pong mga ibinigay ng Ama kaysa Kristo. Sino yon? Yung mga tupa na niligaw na kanya pong iniligtas ay sila po'y dakila kaysa lahat ng tao. At ang sabi, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Now, dito po, nakatitiyak ang mga lumalapit, ang mga sumasagot sa tawag ng Panginoon sapagkat may pangako ang Diyos. Hindi sila kailanman mapapahama. Sapagkat ang sumpa ng kasalanan na magdadala sa tao sa impyerno ay tinubos na ng Panginoon, binayaran ng kanyang dugo. At ang kanyang muling pagkabuhay, ito pong tanda ng sino mang sumampalataya sa kanya. Dahil sila'y tumugon sa tinig ng Panginoon, sila'y mabubuhay din at mabubuhay magpakailanman. Kaya't lahat ng sumasampalataya ay mayroon pong buhay na walang hanggan. At ang napakaganda po niyan, dito habang tayo nabubuhay, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Bakit po? Ang sabi ng Panginoon, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, dakila sa lahat, walang makakaagaw sa kanilang kamay, sa aking kamay. Bakit po? Ako at ang Ama ay isa. Ano po ibig sabihin nun? Sandali po. Lahat po ng mga tupa na tumugon sa tinig ng Panginoon sa pangangaral, nasa kanyang kamay. Walang makakaagaw niya. At ang Ama din naman, siya yung umibig doon sa mga tupang ito, kaya sinugo ang kanyang anak, sila rin po ay nasa kamay ng Ama. At si Jesus at ang Ama ay isa. Sino pong makakawala sa kapangyarihan o sa kamay ng Diyos kapag ikaw ay hawak na ng Panginoon? Mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya, lahat po ng nakikinig sa Kanya, nakikilala Niya, at sumusunod sa Kanya, ay nakatitiyak sa Kanya. Nakatitiyak sa Diyos. Kaya kaibigan, maring ikaw ay isa sa mga tinatawag na ito. Pakinggan mo ang tawag na ito. Well, ang tawag na ito mga kapatid, ito po ay kung tawagin niyan common grace. Ito po ay para po sa lahat ng tao. Sino ka man, maputi ka man, mainchi ka man, mapilipino, mabisay ka man, ito po ay para sa lahat. Common ito. Subalit ang common grace po ay maaari nating i-delay, maaari nating tanggihan. Marami pong tumatanggi sa tawag na ito. O di kaya, maring ikaw na yon, subalit mayroon ka pang kinaaablahan, dinidelay mo. Mayroon ka pang kinaablahan, maring yung kayamanan mo, yung pangarap mo, yung negosyo mo, yung maring sarili mo, ay busy-busy ka pa sa mundong ito. Pero kung ikaw ay tinawag, ikaw ay hindi makontento hanggat hindi mo sinagot ang tugon ng Panginoon. Sapagkat ikaw ang hinahanap ng Panginoon bago pa lamang likhain ng mundo. Kaya ang lahat po na nakikinig sa Kanya, nakikilala Niya, at sumusunod sa Kanya, nakatitiyak sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon po, ang Diyos, ang siyang magliligtas sa iyo. Hindi ikaw makapagliligtas sa iyong sarili. Walang sino mang tao magligtas sa kanyang sarili sa sumpa ng kasalanan, malibang si Kristo lamang. At ang pambayad ni Kristo rito sa sumpa ng kasalanan ay ang kanyang kamatayan sa krus. May 2,000 taon na ang nangyari. Kaya naman ngayon, umaalingaw-ngaw ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyong ito upang tawagin ang kanyang mga naliligaw na tao. At maaaring ikaw ay isa sa mga naliligaw na yon. Pakinggan mo ang tinig ng Panginoon. Kung kayo'y kanyang mga tupa, kung kayo po ay tinawag sa lugar na ito, ito lang po ang aking pong suggestion. Magtipon po kayo dito sa lugar na ito. Sapagkat yung lugar na ito, every Saturday, hindi po ito nagkataon. Ito po yung plano ng Diyos na dito sa lugar na ito, marinig ang kanyang tinig sa pamamagitan po ng pangangaral upang tipunin ang kanyang mga tupang naligaw na ngayon ay natagpuan. At malay natin, isang araw, magkakaroon po rito ng templo ng Diyos, magkaroon po ng tahanan ng Diyos,
at kayong mga tupa na ngayon nagkaisa at nagkasama-sama, kayo po pwedeng maalagaan, kayo po'y lalago sa espiritual na pamuhay sa pamagitan po ng pag-aaral ng kanyang salita. Magsimula tayo magtipon, mga kaibigan, mga kapatid, sa lugar na ito. Mayroon pong mga tao ritong nagmamalasakit sa inyo. Hindi dahil sa kanyang sariling layunin, sa kanyang sariling udyok lamang, kundi ito'y udyok ng Diyos na dapat sa lugar na ito ay marinig ang tinig ng Panginoon. Kung narinig mo, kaibigan, ang tinig na ito, lumapit ka kay Kristo. Welcome ka. Sumunod ka sa Kanya sapagkat kilala ka. At pagsunod mo sa Kanya, nakatitiyak ka. Hindi ka mapapahama pagka ikaw'y nasa kamay ng Panginoon. Tayo po'y nanalangin. Panginoon, sa umagang ito, nawa, nagbukas kayo ng puso ng mga tao ngayon na naliligaw na iyong kinatawa. Tulungan niyo sila, Panginoon, na kanilang ulinigin sa nagmula ang iyong tinig. Tumigil sila. At maging matamis sa kanila ang panawagan ng pangangaral upang sila po ay tumakbot yumakap sa iyo. Upang sila naman, ang Panginoon naman ay magalak. Maging ang anghel sa kalangitan ay sama-samang nagagalak sa isang taong nanumbalik sa inyo. Tulungan niyo sila, Panginoon. Tipunin niyo sila sa lugar na ito. Every Saturday, Panginoon, marinig nila ang tinig ninyo na ipinapaliwanag ng mga ngaral ng nangangaral sa lugar na ito. Iligtas niyo po sila, Panginoon. Tulungan niyo sila sa kanila pong nangyayaring delay. Hayaan niyo po, Panginoon, magkaroon sila ng panahon upang pakinggan ang iyong tinig at sila'y sumunod sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito sapagkat napakalaya ng iyong pong salita upang maipayag at tawagin ang inyong mga tao. Maraming salamat po, Ama, lahat ng ito'y isamot dalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po.